Umalma si dating Sugar Regulatory Administration Chief Ana Rosario Paner sa pahayag ni Pangulong Duterte na tinanggal siya dahil sa malaking halagang ibinayad sa mga kinuhang consultant ng ahensya. Mali raw ang impormasyong nakarating sa Pangulo. Hindi rin daw siya sinibak kundi nag-resign. Balita hatid ni Leigh Alves. Marami na akong tinanggal. The latest one was Paner of the Sugar Regulatory Board. Bigyan mo ang consultants ng 200,000 pesos a month. Naloko ka ba? Ang pahayag na ito ni Pangulong Duterte ang inalmahan ng dating hepe ng Sugar Regulatory Administration o SRA na si Attorney Ana Rosario Ani Paner tungkol sa kanyang pagkuha umano ng mga consultant. Sabi ni Paner, mali ang impormasyong nakarating sa Pangulo tungkol sa kinuhang mga consultant para sa Disaster Risk Reduction Management Plan. 1.2 million pesos daw ang bayad sa lead consultant para sa proyekto na tatagal ng isang taon o 100,000 pesos kada buwan. Pero dahil natapos ang proyekto sa loob ng 6 na buwan, kaya kung kukwentahin, naging 200,000 kada buwan ang bayad. So instead of the 1.2 million being spread over 1 year, it was spread over 6 months. But still based on actual deliverables. So no actual output, no payment. So that's the infamous 200,000 fee which has been mentioned. Pagdiin ni Paner, aprobado daw ito ng SRA Board na kinabibilangan ni Paner at dalawang iba pang opisyal. Let me categorically say, I did not gain anything from any contracts that SRA entered into, including for this lead consultant. All I know is from day one, I have not been the popular choice. And to be candid about this, Sec. Piñol during my oath-taking told me that I was not his choice. Ayon kay Paner, hindi rin masasabing sinibak siya dahil Agosto pa lang ay nagsumite na siya ng resignation sa Pangulo. Isa daw sa mga naging meet siya ng kanyang resignation ang pressure mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Nang kanyang hinigpitan ang importasyon ng sugar substitute na high fructose corn syrup dahil nakaaapekto ito sa industriya ng asukal sa bansa. I fought HFCS importation with everything that I've got to the point of displeasing DA, DTI and DOF. I cannot describe to you the kind of pressures hurled at me to allow the importation of HFCS, but I took a hard position against it, which I'm obviously paying for now. Ayon naman kay Piñol, di raw niya inaakusahan ng katiwalian si Paner maliban sa masyado raw malaki ang 200,000 bayad sa consultant. The issue with his performance, kumagawa sila ng mga major decisions na hindi na ako konsulta yung DA. Leigh Alves, GMA News.